We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Motorsiklo na ginamit ng mga suspect sa pagpatay kay ABC President Enrico Razon, hawak na ng pulisya. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Nakuha ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang CCTV video kung saan kita ang mga huling sandali ng 59 anyos na si Enrico Renwick Razon, ABC President ng Lemery, probinsya ng Batangas, matapos pagbabarilin noong Martes. Sa video, kita pa ang pagpasok ng minamanehong SUV ng biktima sa barangay road ng Ayaw-Iyaw at agad na sinunda ng mga suspect na riding in tandem. Mahigit 30 segundo lamang, lumabas na ang mga suspect, sakay ng motorsiklo sa National Highway at mabilis na tumakas sa direksyon ng Calacas City. Nakuha ng PNP Batangas ang motorsiklong gamit ng mga suspect. Initially kasi parang walang identity yung wala daw record sa LTO. Pero sabi naman ng HPG, pag wala doon sa planta, kayang i-ascertain talaga yung sinong may-ari talaga. Buwan ng Mayo, nang makapanayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang biktimang si Razon. Matapos nitong kundinahin ang insidente ng pandurukot at pambubugbog sa isang kapitan sa bayan. Masugid na taga-suporta ng kasalukuyang alkalde ang biktima. Pero ayon sa PNP, wala naman nakikitang anggulo nagli-link diretso sa kanya. Sa previous incident na election noon, kung meron na. Basta alam namin ngayon, tao din siya ni Mayor. Bukod naman sa politika at negosyo, tinitingnan na din ngayon ng PNP ang anggulong love triangle. May dati siyang kinakasama, maalisin, matagal lang din nagkasama, nasa Antipolo. Then, may iba naman siyang live-in partner na kinakasama din ngayon. Then, previously, may iba din siyang naging dating kinakasama rin. Pinatututukan na rin umano ng provincial government ng Batangas sa kapulisan ang imbestigasyon sa pagpatay sa ABC President. Naniniwala naman ang lokal na pamahalaan ng Lemery na agad mareresolba ng PNP ang kaso. May apila ang LGU sa publiko. Katulad din ng marami, kami ay nagulat, nangamba, pero tinitiyak naman natin na ang ating pamahalang bayan ay nakatutok sa lahat ng mga nangyayaring ito. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ng pinaslang na ABC President ang mga barangay chairman sa bayan ng Lemery. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. SUV bumaliktad sa kalsada matapos umanong mawala ng preno. Tatlong katao sugatan. Samantala, riders sugatan matapos ma-hit and run sa National Highway sa Cuenca, Batangas. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Bumaligtad ang SUV na ito sa barangay Bangata, Lisay, Tagaytay Road kaninang madaling araw. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa Naic, Cavite at pauwi na sana sa Talisay, Batangas nang mawalan umano ng preno ang driver ng sasakyan sa pababang bahagi ng kalsada. Tatlo naman ang nasugatan sa insidente, napawang mga sakay sa loob ng sasakyan at nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. Yung brake dahil ako sa mga parting masyado matatari na delikado lalo na sa mga motoristang hindi familiar at sanay na dumaan dito.
Sugatan naman ang motorcycle rider na ito matapos mabiktima ng hit and run sa bahagi ng National Highway ng Cuenca, Batangas. Lumalabas sa isinagawang investigasyon ng pulisya na isang six-wheeler truck ang nakasagi sa rider na kaagad na tumakas. Nalapatan naman agad ng paunang Lunes ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Parang hindi na anumam ng truck, napansin pag overtake, sobrang dikit doon sa motor sa side. Kasabitan, hindi hata na pansin ng truck. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na maging maingat at responsable sa pagmamaneho. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang mga biktima sa aksidente. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Canonical coronation ng Mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion o La Batanggenya, isasagawa sa December 8. Papal Nuncio to the Philippines na si Most Reverend Charles Brown, pangungunahan ang canonical coronation. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nakapaskil na ang malalaking tarpaulins ng imahen ng La Batanggenya dito sa mga kalsada sa lungsod ng Batangas. Ito ay bilang paghahanda sa gaganaping canonical coronation sa susunod na buwan. Kasado na sa darating na December 8 ang canonical coronation ng 140 taong imahen ng Mahal na Birhen ng Imaculada Concepcion sa lungsod ng Batangas o mas kilala bilang La Batanggenya. Ang pagbubutong ng korona sa imahen ng La Imaculada Concepcion de Batangan o La Batanggenya ay maituturing daw na biyaya ayon sa pamunuan ng simbahan. Simula nung matayo ang parokyang ito ay nagsimula na ang debosyon ng mga Batanggenyo sa Immaculate Conception. Kaya yun ang dahilan kung bakit humiling ang Cofradía de la Inmaculada Concepcion ng parokyang ito sa panguna ni Attorney Ardi na maputungan ng corona galing sa Santo Papa ang imaheng ito. Inaasahang dadalo sa banal na pagdiriwang ang Papal Nuncio sa Pilipinas na si Most Reverend Charles John Brown. Puspusa na raw ang isinasagawang preparasyon ng simbahan para dito. Maging ang mga deboto ng Birhen, naghahanda na rin para sa selebrasyon. Excited, masaya dahil kukoronahan for the second time after 4 years ito. Canonical coronation naman. Lahat ng preparation ay nararanasan namin ngayon. Para akong nangingilabot dahil nang for second time na nga ay naranasan na din namin yung una at saka itong padalawa ay parang mas matindi aming preparation. Ang 72 anyos na si Lola Minda, dito na raw tumanda sa pagtitinda ng sampagita sa harapan ng Minor Basilica. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pasasalamat dahil masasaksihan pa niya ang banal na selebrasyon. Kalakip naman daw nito ang kanyang matagal ng panalangin. Ang mahihiling ko sa kanya dahil sa ngayon ay ako'y maraming karamdaman. Yun ang lagi kong hinihiling na ako ay gumaling sana sa aking karamdaman. Madugtungan ng kahit na ilang taon lang ang buhay ko. Bukas sa publiko ang makasaysayang selebrasyon, kaya paalala ng pamunuan ng simbahan. I-observe pa rin natin ang mga health protocols natin. Nakasuot ng face mask lahat ng mga dadalo. At na kung sa palagay nyo hindi magandang inyong pakiramdam, ay di ipagpaliba na muna ang pagdalo. Magkakaroon naman daw ng live streaming ang simbahan sa kanilang social media pages kung saan mapapanood ang pagdiriwang. Bukod naman sa misa, magkakaroon din ng prosesyon at sayaw bilang parangal sa Birhen. Kaya naman, ang pamahalaang lungsod ng Batangas, katuwang ang Transportation Development and Regulatory Office, ay naglalatag na ng rerouting scheme para sa magiging kaayusan ng nakatakdang canonical coronation. Ace, inaasahan namang dadagsa ang mga deboto sa araw mismo ng koronasyon dahil isa rin itong special non-working holiday sa buong bansa. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na isuot pa rin ang kanilang mga face masks at obserbahan ang proper social distancing sa lugar. Ace? Denise, ano ba ang ibig sabihin ng canonical coronation para simbahang Katolika? Ace, ayon sa simbahan, ang canonical coronation ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birheng Maria ayon sa pahintulot ng Santo Papa, bunga na rin ng malalim na debosyon sa Mahal na Ina.
Sa buong lalawigan nga ay matatandaan natin ang imahe ng La Batanggueña, ang pangalawang imahe ng Birheng Maria na magagawara ng canonical coronation kasunod ng Mahal na Birhen ng Kaysasay sa Taal sa Batangas. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Mahigit 1 bilyong piso na danyo sa infrastruktura at agrikultura, iniwang pinsala ng bagyong Paeng sa lalawigan ng Batangas. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Malawak ang pagbaha, landslide, sirang mga tulay at mga bahay. May mga pasyente pa ng ospital na inilikas. Ito ang ilan lang sa mga pinsalang iniwan ng manalasa ang bagyong Paeng sa lalawigan ng Batangas noong October 29. Isa sa lugar na naapektuhan ang mga residente ng Barangay Tipas sa bayan ng San Juan kung saan idineklara ang state of calamity. Napaka-akumpulan ang aking pong anak na naniniko, niiyak ng iyak. Masakit. Sabi po sa kanyang kalubat, bago nga po na ipundara. Hindi naman po akalain na magkakagayin po. Eh, gumuong po yun. Alam, hindi ko po masabi yung talagang ano. Masakit po sa kalubag ko po na nag-iba po yung aming kaunting kabahayan. So, nangyari po sa amin, mahirap tanggapin po talaga. Ang mga alagang baboy na ito, hindi nakaligtas matapos na tangayin ng baha ang kulungan. Ang bakang ito, patay at pinaghati-hatian na lang ng mga tao matapos na malunod sa baha. Nalunod. Ay, diray. Luta. Kung wala naman, pamimigay na lang. Ay, wala magagawa. Sabi nga naman natantay, magalit sayaw. Ay, gusto tao. Sa tala ng Office of the Civil Defense Calabarzon, 6 ang nasawi sa Batangas, 5 ang nasugatan at 2 ang naitalang nawala. Ayon naman sa HEPE ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, 282 million ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura, 2.2 million sa livestock, habang aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga ng nasira sa infrastruktura. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 1 bilyon ang halaga ng pinsala ng bagyo sa Batangas. Hindi pa kasama doon yung ano, yung mga damaged houses, no? Damaged houses natin umabot siya ng 2,766 partially and totally damaged yan. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan at bahang dala ng bagyong Paeng, nawasak ang Bantilan Bridge, ang tulay na nagkokonekta sa Sariaya, Quezon at San Juan sa Batangas. Hindi sakop ng Batangas ang Bantilan Bridge, pero aminado yung mga residente maging iba't ibang lokal na opisyales dito sa Batangas na malaki yung perwisyong may dudulot nito sa buong lalawigan. Ang impact niyan siyempre sa ekonomiya, transport of goods, siyempre yung aspetong social, yung pagbiyahe ng ating mga tao, madadagdagan yung oras, madadagdagan din yung Google na pamasahe. Bukod sa ekonomiya, labis na perwisyo din ang dulot nito para sa mga ordinaryong mamamayan na araw-araw na tumatawid sa tulay. Bilang isang estudyante po is napakahirap, lalo na po pag pabalik-balik po, then hindi po agad makadaan dito kasi nga po minsan po mahaba po yung pila, so nalilate po minsan sa school. Sa amin po ay tricycle po yung pinakikitaan namin. Bali po ay madaling araw pa po natawid na kami, mga alas 3, nagising po kami ng alas 2 upang maihanda ang sarili para pagbiyahe po. Paparto. Pag naulan pa po, yun po ang mahirap. Nauna nang sinabi ng gobernador ng Quezon sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, natatagal ng mahigit 1 taon ang konstruksyon ng bagong tulay sa lugar. Tutulong naman naman ang lokal na pamahalaan ng Batangas ayon sa Provincial Engineering Office. Permanent din talaga na makapag-construct ng bago ng tulay na made of concrete. Hindi rin nila kaya yung alternative, no? So it will take time. Kaya ng 1 taon. Depende po ito, dahil kung ito po ay sa province nating budget gagamitin, ito po ay aabot pa siguro po ng matapos lahat-lahat ito, 1 sa 1 taon. Pero ito po ay unti-unti po namin gagawin. Para naman kahit paano ay makatulong, nagdala si Batangas 4th District Representative Lianda Bulilla ng 3 demotor na bangka mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Mga 2,000 bata ang nagtatawidan dito para mag-aral. May mga taga rito na nag-aaral doon sa kabila.
sa Quezon at may mga taga Quezon na nag-aaral dito. So sa tingin ko kung sakali man na at palagay ko naman ay malalagyan ng pondo ng pamahalaang national itong tulay na ito. May mabilisan naman umanong suwestyon na solusyon ang Coast Guard. Temporaring tulay na floating tulay yeah, para sa mga tao para hindi sila magbangka. Sa ngayon, sa alternate route sa Chaong at Alaminos Road, dumadaan ang mga motorista papunta sa Quezon, vice versa. Samantala, patuloy ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa pamamahagi ng financial assistance sa mga residenteng nasira ang bahay. Mula sa 5,000 pesos, aabot ito hanggang 25,000 pesos. Hindi dapat matapos ang taong ito. Ito ay dapat matapos sapagkat kami naman ay mayroong tagubilin sa atin, lalo ng ating COA. Within the year, dapat ito ay may isa katuparan. Paulit-ulit naman ang panawagan ng Pag-asa Batangas sa publiko na maging handa, lalo't may mga nakaambang pang malalakas na bagyong direktang tutumbukin ang Southern Luzon sa mga huling buwan bago matapos ang taon. Lagi pong ang advice ng Pag-asa ay makinig sa payo, sa advice, sa pinaka-latest para po makapaghanda. Kasi nga po, yan po ay hangin, bagyo, pabago-bago po. Nasa ilalim ng state of calamity, hindi lang ang Batangas, ganun din ang buong Calabarzon, alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 24 anyos na lalaking motorcycle rider na ito matapos pumailalim sa truck sa Maharlika Highway na sakop ng barangay Malinaw Ilaya at Timonan, Quezon. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang truck habang binabagtas ang kalsada, dahilan upang lumiko ito pakaliwa kung saan nasakop nito ang opposite lane na binabagtas naman ng motorcycle rider. Naisugod pa ang biktima sa pagamutan, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon naman sa pulisya, nagkaaregno na ang pamilya ng biktima at ang sospek. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang dalawang panig na sangkot sa aksidente. Yung video was na nga po kung pang nagkaroon si Tiberetson, tapos yung video ko, kakabilang yun nga, pagkakabilang yun nga, nagkaroon ng mga nagkaroon detect yung video ko. Pero siya ang punti na spray, so nag-resulta ito para mag-search yung sa mga kabilang, makukuha yung kabilang yun nga, sa resulta na, tricycle driver, sugatan matapos pagbabarilin sa Bawan, Batangas. Pagkakakilala ng sospek, patuloy na inaalam ng pulisya. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 32 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay Poblasyon 3 sa Bawan, Batangas. Ayon sa pulisya, tatlong beses malapit ang pinaputukan ng kalibre 38 na baril ang tricycle driver na kinilalang si Marvin Castillo, residente ng Barangay San Teodoro sa nasabing bayan. Makikita naman sa larawang ito ang balang nakabaon sa ulo ng biktima. Agad dinala ang biktima sa pagamutan. Sa kabutihang palad po, siya naman po ay hindi nagtamo ng fatal wounds. Although ang tama ng bala sa kanya ay sa ulo, at na-recover pa nga po sa kanya ulo yung bala. No? Ayon sa kasama nitong tricycle driver, dito sa bahaging ito nakaupo ang biktima bago mangyari ang pamamaril. Kami ay bumili ng palamig. Pagbili namin ng apat kami lalaki na tabiyahin San Teodoro, pagbili ng palamig namin, umupo kami doon sa upuan. Magkatabi kami. Ngayon kami nung nainom na kami nung palamig, bigla nila ang may pumutok. Yung pala binabarilan yung kasama ko. Kaagad naman daw siyang tumakbo pa loob ng isang establishmento dahil sa takot na baka siya'y barilin din. Wala naman daw siyang alam na nakakaaway o nakakaalita ng biktima. At kami naghahanap buhay, may pamilya kami, baka mangyari uli yun. Ihari nga naman, huwag na maulit yun.
Sa ngayon, nagpapagaling na sa isang ospital sa Batangas ang biktima at naialis na rin ang mga balang nasa ulo nito. Patuloy naman ang imbestigasyon sa motibo at suspect sa pamamaril. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Ilang residente sa iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas at Laguna nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Oktubre nitong taon nang ma-stroke ang nanay ng 29 anyos na si April mula sa bayan ng Malvar, probinsya ng Batangas. Kaya problemado sila sa pinansyal dahil sa maintenance na gamot ng ina na umaabot sa mahigit 3,000 pesos kada buwan. Nagbabantay po sa kanya. Mahirap po kasi bago lang po yung na mild stroke. Isa si April sa maagang pumila na residente sa covered court ng kanilang bayan para makaklaim ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 3,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Siyempre, kulang naman yung 3K sa pang-maintenance pa lang. Yung sa ibang, siguro po yung sa pagkain. Pumila din si Quirino, isa sa mga residente sa Malvar na apektado ng bagyong Paeng. Pambili ng mga pagkain, pambili ng mga bigas. Pinangunahan naman ni Senador Amy Marcos ang pamamahagi ng tulong pinansyal na tinawag na Assistance to Individual in Crisis Situation. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin ito. Malaking tulong po kasi po bagong panganak po. Bago sa Malvar, naunang magtungo ang senadora sa bayan ng San Juan na direktang apektado ng pagkasira ng Bantilan Bridge, ang tulay na nagkokonekta sa Batangas sa lalawigan ng Quezon. Kung maaari maglagay na muna ng barge, kaso hindi pala kakayanin dahil ang lalim-lalim. Gumawa ng pansamantalang tulay at yung Coast Guard, iduduktong yung iba't iba nilang mga pontoon para malakaran naman ang mga tao kahit paano. So kahit tagpi-tagpi, mas mainam na yon kesa sa pahirapan. Namahagi din ang ayuda sa mga residente ng lungsod ng Tanawan sa lalawigan pa din ng Batangas bago magtungo sa Santa Rosa City, Laguna kung saan naghintay ang 1,000 tao. Nagpapasalamat kami dahil naalaala at napansin ng national government. Alaking tulong na rin po. Kaya lang po hindi sapat sa mga nasirang gamit. Okay lang po, at least natulungan po. Pagkatapos, nagtungo ang senadora at DSWD sa lungsod ng Binyan at San Pedro sa Laguna para doon tapusin ang pamamahagi ng ayuda ngayong araw. Ayon sa DSWD Calabarzon, umabot sa 18 milyong piso ang halaga ng ayudang naipamahagi sa 6,000 katao mula sa Batangas at Laguna. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Rocco Nacino excited nang ipagawa ang kanilang dream house sa Zambales. Samantala sa Maria Clara at Ibarra, pagtitipon sa Casa Ibarra may hindi inaasahang bisita. Sino kaya ito? Yan at iba pang kaabang-abang na mga eksena, alamin sa report. Dream House by the Beach. Ito ang ipinasilip ng aktor na si Rocco Nacino sa kanyang post sa Instagram habang excited na itinuro ang kanilang magiging tahanan sa Zambales. So if ever, doon kami. Doon kami po pwesto. Let's pray sana ito yung future home natin. Para kibigyan. Si Rocco Nacino ang gumaganap bilang Elias sa Maria Clara at Ibarra na siya ring pinakabagong karakter na dapat subaybayan. Kaya naman mamaya, may sorpresang bibisita o bisitang mangsosorpresa sa piging ni Ibarra. Habang si Clay na ginagampanan ni Barbie Forteza, mahihilo sa salo-salo. Naku naman, ano kaya ang mangyayari sa ating mga bida? Yan ang dapat abangan at tunghayan sa Maria Clara at Ibarra. At Kapuso Stream sa gemmynetwork.com/kapusostream. Mapapanood din ang full episode sa gemmynetwork.com/mariaclaraatibarra. Samantala, sa Startup PH, may revelation naman si Yasmin Curdy na gumaganap sa karakter na si Ina na ate ni Danny sa katauhan ni Bea Alonzo. Dinescribe ni Yasmin bilang machika, bubbly at mahiyain ang co-stars nito sa Startup PH. Sa isang interview, sinabi ni Yasmin na machika si Bea Alonzo. Si Alden Richards naman bilang si Tristan, bubbly at kalog sa set. Mahiyain naman si Jeric Gonzalez na gumaganap sa role ni Dave.
Si Yasmin naman, pareho talaga ang karakter nito kay Ina na competitive sa totoong buhay. Samantala, mamaya sa Startup PH, mas titindi ang tensyon sa pagitan ni na Tristan at Danny dahil unti-unti nang matutuklasan ni Danny ang katotohanan sa likod ng mga love letters nila ni Dave bilang Tristan o Tristan bilang Dave. Ano na nga ba ang naghihintay na kapalaran sa love triangle na ito? Tutukan sa Startup PH mamayang 8:50 ng gabi sa GMA Telebabad. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ilang programa ng GMA Regional TV and Synergy wagi sa 44th Catholic Mass Media Awards. Alamin yan sa report ni CJ Torida. Humakot ng awards ang iba't ibang programa ng Kapuso Network sa 44th Catholic Mass Media Awards na ginanap sa Manila Grand Opera Hotel sa lungsod ng Maynila. Kasama sa namigyang parangal ang GMA Regional TV Live, Limitless, a musical trilogy, at ang coverage ng GMA sa National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 97. For its highly commendable effort, a special citation is given to GMA Regional TV Live. Binigyan ng citation ng GMA Regional TV Live bilang Best Public Service Program. Ang morning program ng GMA Central at Eastern Visayas ay inilunsad noong April 20, 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa Cebu City. Of course, we feel very much honored to have been given this recognition. It just proved that all our hard work paid off, and this is a day to remember when we accepted this challenge. We offer this award to all the staff and the production of GMA Regional TV Live and also the guests who trusted our program. Buong puso naman ang pasasalamat ni Asia's Limitless star, Julian San Jose, matapos mapiling Best Digital Ad Public Service ang Limitless, a musical trilogy, Breathe. Siyempre, hindi naman to mangyayari without, of course, GMA Synergy, who produced this show, and of course, to the entire Limitless team na talagang naandyan at nagpakahirap, nagpuyat, and kung saan-saan din kaming lupalop ng Pilipinas nagpunta. Isa rin si Julian sa guest performers sa CMMA Awards presentation. Naiuwi naman ng GMA Synergies Stronger Together, Buo ang Puso, NCAA Season 97, ang parangal bilang Best Children and Youth Program. Isang karangalan kasi syempre ito yung unang season natin sa GMA na may live games na yung NCAA. So yung sinisimbolo nito, pag-asa, lalong-lalo na dun sa mga student-athletes natin. Rest assured that NCAA will continue to develop athletes not only physically, mentally, but also instill in them good values for them to be role models in the society as well, and especially the children and the youth. Ayon kay First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy at Acting Head ng GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso, na malaking karangalan ang pagpupugay na iginawad ng 44th CMMA sa mga programa ng Kapuso Network. Siyempre, nagpapasalamat tayo kasi ginagawa naman natin to para sa mga viewers, sa mga fan, no? Especially for Julie, who's a really talented, no? Multi-instrumentalist, no? Bihira tayo makakita ng katulad niya, and we're very happy that lahat ng hard work ng buong team, no? Not only ng regional, ng Synergy, but the entire GMA, and na-re-recognize, no? And for the NCAA naman, to be given this award, it also shows that there's a big chunk, no, of followers who's really into sports, na bigyan natin ng halaga yung mga atleta, lalo na ang mga kabataan. Yung future kasi ng sports nakasalalay sa mga collegiate athletes, eh. Dumalo rin ang mga GMA news personality at officials para personal na tanggapin ang mga award, kabilang ang Best Special Events Coverage, Best News Program, Best Station ID, at Best Drama Series or Program. Binigyan din ng special citation ang mga sumusunod na programa sa TV at radyo. At makalipas ang dalawang taon kung saan virtual ang isinagawang awarding, muling ibinalik ang in-person awarding ng CMMA. Nagpasalamat si Archbishop of Manila and CMMA Honorary Chairman Jose Cardinal Advincula sa muling pagkikita ng iba't ibang personalidad. As media practitioners, I challenge all of you to use whatever platform or influence you have to put these aspirations into reality.
one day at a time, one message at a time. CJ Torida, Balitang, Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Wala pa rin namamataan o namomonitor na low pressure area ang PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa. Ayon sa ahensya, mainit at malinsangang panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, pero asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ngayong hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, ang umiiral namang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga pasyenteng gumaling sa sakit na tuberculosis sa Santo Tomas City, Batangas, nahandugan ng tig 25 kilos ng bigas. Alamin niyan sa report ni Mark Lavaro. Bilang insentibo sa mga tuberculosis patient na gumaling na sa bayan ng Santo Tomas City, Batangas, pinagkalooban sila ng LGU ng tig 25 kilong bigas. Ang mga nasabing benepisyaryo ay mga Tomasinong nag-negative na ang resulta sa pinakahuling test upang matukoy kung sila ay may sakit na TB simula noong 2021 hanggang ikatlong quarter ngayong taon. Paraan din daw ito ng LGU upang mahikayat pa ang publiko na maagang magpa-check up at magpagamot upang maiwasan na ang sakit na TB. Samantala, tuloy-tuloy naman sa paghahatid ng tulong ang Provincial Social Welfare and Development Office, katuwa ang National Grid Corporation of the Philippines, sa mga naapektuhan ng pagbaha noong Bagyong Paeng sa lalawigan ng Batangas. Isa rito ang bayan ng Lemery kung saan sila hinatiran ng kilo-kilong bigas. Nasa 860 individual ang nakatanggap ng bigas mula sa 4 na barangay sa nasabing bayan. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. 85% ng mga pulis ipakakalat sa Batangas upang matiyak ang seguridad ng publiko sa darating na Kapaskuhan. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Kulang-kulang isang linggo bago ang buwan ng Disyembre, handa na ang Philippine National Police sa pagdiriwang ng Kapaskuhan maging bagong taon sa lalawigan ng Batangas. Magde-deploy ang Batangas Police Provincial Office ng nasa 85% o katumbas ng 1,918 kapulisan para tiyakin ang seguridad ng publiko. Places of convergence man na pinupunta ng palengke sa mga malls. Willing na mag-assist pag may mga kasa ng mga nakawan, shoplifting. Ang 15% bilang ng kapulisan ay siya umanong mananatili sa opisina para sa administrative works. Nasa 58 police assistance desk ang itatayo sa iba't ibang lugar sa lalawigan para magbigay ng tulong sa publiko. Ilan umano sa mga inaasahang krimen tuwing Pasko ang nakawan. We'll be expecting baka magkaroon ng mga hold-up. Possible din lahat na nakangailangan ng pera. So may advisory din tayo sa mga lending institutions, mga banko. To be security conscious din. I-review na ang mga security preparations nila. Wala umanong papayagan na pulis na mag-day off at 24 oras ang isa sa gawang patrolya. Samantala, bukod sa seguridad, babantayan din umano ng pulisya ang pagsunod ng publiko sa health and safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask. As an advice siguro sa mga tao, dapat magkuhan lang talaga, magsuot na lang. For us, sa PNP, ina-advise namin magsuot na lang for the safety kasi hindi natin alam. Nagsimula na ang PNP sa pamamahagi ng information, education, and communication material sa publiko para matiyak na ligtas ang pagdiriwang ng Pasko. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Umalo na sa 4,028,187 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos makapagtala ang Department of Health ng 703 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,946,634 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 720,630 ang tinamaan ng virus. Aabot naman sa 2,430 ang active cases. Nasa 711,711 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region naman, umabot na sa 47,497 ang tinamaan ng COVID-19 virus. Nasa 106 naman ang active cases. Nasa 46,123 ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa.
Raver Cruz, naging inspirasyon si Julian San Jose para mahasa ang kanyang galing sa pagkanta. Samantala, Julian San Jose pinuri ang pagiging versatile ni Raver Cruz. Alamin lahat ng yan sa report ni Diane Localiano. Excited na raw si Asia's Limitless star Julian San Jose at Kapuso actor Raver Cruz sa kanilang Juliverse concert na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City sa Sabado, November 26. Sa Juliverse Online Media Con, inamin ni Raver Cruz na mas lalo niyang nahasa ang kanyang talento sa pagkanta dahil kay Julie. Bagamat mula sa musically inclined na pamilya si Raver, mas nakilala raw siya noon dahil sa galing lamang sa pagsayaw. Dahil nga kay Jules, nung nakasama ko na siya, mas na-inspire ako lalo na itap yung sa music side ko naman yung sa singing side. Yes. So, ayun. Nakakatuwa lang din kasi... alam ko naman deep inside na kaya ko, pero dahil kay Jules din, mas lumakas dali yung loob ko na nagawin yung, yun, yung pagkanta, diba? Ayon kay Julie, may taglay ng singing prowess si Raver na lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang ganda kasi ng quality ng boses ni Ray, very versatile yung range ng boses niya, yung quality ng boses. Kaya kahit anong genre, pwede niya kantahin. Samantala, ramdam din daw ni na Sparkle artists Kylene Alcantara at Mavi Legaspi ang pressure kasama ang Mavlin sa mga guests sa Juliverse concert. Paano nga ba sila naghahanda para sa concert? So yeah, we really prepared for this. Me and Mav, nag-workshop kami, voice workshop, singing, and dancing. Alam naman po natin lahat kung gaano kataas yung standard na pinigay ng Juliverse. It's an honor to share the stage with my two inspirations. Wow. From inside of Julie and Raver. Lahat ng ipapakita namin is just very real, genuine, and different. Mga kapuso, dalawang araw na lang mapapanood na ang magical performances ni Julian San Jose at Raver Cruz kasama si na Kylene Alcantara at Mavi Legaspi sa Sabado, November 26, alas 8 ng gabi sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Bili na ng tickets ng Juliverse Concert sa www.gmanetwork.com/synergy o www.ticketworld.com.ph. See you there, mga kapuso! Diane Localiano, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 31 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.